marami tayong hindi alam. Pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang tulang inilapat sa Marcha Nacional Filipina ay may titulong Filipinas? Ito ay isang Spanish poem na nilikha ni Jose Palma na lumabas sa September 3, 1899 issue ng La Independencia. Alam naman natin na sa simula, ang pambansang awit ng ating bansa na kinakanta natin sa kasalukuyan ay hindi ang orihinal na tinugtog sa araw ng kalayaan noong June 12, 1898 dahil wala itong lyrics at iba ang tempo at ang keynote nito. Maraming pinagdaanan ng ating pambansang awit bago ito naging Tagalog. Panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano nang lumabas ang Spanish version ni Jose Palma na hindi naman lapat na lapat ang mga titik sa musikang ginawa ni Julian Felipe. Bago ito na i-translate sa ibang wika mula sa Kastila, ay nangyaring ipinagbawal ito sa panahon ng mga Amerikano paging ang ating watawat. 1943 lang iyon nang si dating Pangulong Jose P. Laurel ay inatasan ng Institute of National Language. Ito'y para isalin ng Spanish version sa Tagalog o sa Filipino language. Pero alam nyo ba na ang 1943 version na ito ay hindi pa rin ang naging version na inaawit natin sa ngayon? Dahil 1956 nang muling magkaroon ng version at ang version na ito ay ang inadapt na ng Department of Education. At ito na nga yung lupang hinirang sa ngayon. Pero alam nyo ba na bukod sa lupang hinirang na ating pambansang awit nga, ay nagkaroon din ng iba pang mga matatawag na makabayang awit na masasabi ring pambansang awit din. Tulad ng likha ng kompositor at revolusyonaryong si Julio Nakpil na pinamagatang Marangal na Dalit ng Katagalugan. Ang awiting ito ay nalikha sa request ni Supremo Andres Bonifacio. Ito'y sa ilalim ng kanyang Republika ng Katagalugan. At sa panahon naman ng gobyerno ni Aguinaldo ay hindi naman niya inadapt ang likhang iyon ni Julio Nakpil. Alam niyo naman siguro kung bakit. Kaya naman ang Marangal na Dalit ng Katagalugan ay hindi naging opisyal na pambansang awit ng ating bansa. At sa panahon naman ng Hapon ay lumabas naman ng awiting Awit sa Paglikha ng Bagong Pilipinas. At ito ang pumalit sa ating pambansang awit. At sa panahon naman ni dating Pangulong Marcos ay lumabas naman ng awiting March of the New Society. At dagdag kaalaman pa, alam nyo ba na itong si Senator Bong Revilla ay gumawa ng isang batas na alisin na ang requirement na kailangang awitin lamang ang ating pambansang awit sa orihinal na Tagalog lyrics at tempo nito. Pero ang bill na ito ay hindi naman umusad. Alam mo ba na itong si Florentino Das ay gumawa ng kasaysayan at nagbigay ng karangalan sa ating bansa? Ito'y nang maglayag siya sa Pacific Ocean mula sa Hawaii hanggang sa Pilipinas na mag-isa lamang. Ito'y noong May 14, 1955 hanggang April 25, 1956. Bata pa lamang itong si Florentino Das ay talagang exposed na siya sa dagat sa Samar. Dahil ang kanyang tatay ay isang mandaragat at nagmamay-ari ng isang sakyang pandagat na kung tawagin ay paraw. At sa mga pagbiyahe nito sa dagat ay madalas siyang nakakasama kahit maliit pa lamang siya. Mulat siya sa buhay dagat at sanay dito. At ninais niya ring maging mandaragat kung paanong gusto niyang tumulad sa kanyang tatay. Sinabihan siya ng kanyang mga magulang na mag-aral ng mabuti. Bagaman matalino ay nagkaroon ng problema sa paaralan itong si Florentino. At para makaiwas sa galit ng kanyang mga magulang, ay napilitang maglayas itong si Florentino Das at nagtungo sa Maynila sa kanyang murang edad lamang. At matapos sa Maynila ay nagtungo siya sa Amerika, sa Hawaii. Ito'y para dito niya hanapin ang kanyang kapalaran. Nang sa ganun ay makatulong siya sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Siya'y pumasok sa iba't ibang trabaho at naging boksingero pa. Hanggang siya ay kunin bilang isang kapitan ng isang fishing boat. At sa panahong ding iyon ay nakapang-asawa na siya. Sa pagiging kapitan niya sa fishing boat, ay natuto siyang gumamit ng mga kagamitang pangdagat. Ito'y para sa paglalayag. At kumita rin siya ng maayos ng salapi. Kaya naman nakatulong siya sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Hanggang sa maisip niyang umuwi sa ating bansa nang may mangyaring masama sa kanyang mga magulang nang mapatay ang mga ito. At dito na nga niya naisip na para makauwi sa ating bayan ay maglalayag siya sa Pacific Ocean. Naging matunog ang planong ito ni Florentino Das.
Kaya naman maging ang mga media ay nalaman ito at ikinover pa. At nagkaroon din siya ng mga sponsor. At noong May 14 nga 1955, lulan ng maliit na bangka na pinangalanan niyang Lady Timaraw ay naglayag na nga itong si Florentino Das. At sa kanyang paglalayag ay nakaranas siya ng mga bagyo sa Pasipiko. Dahilan para masira ang kanyang kasakyang pandagat. Buti na lamang at nailigtas siya ng isang Japanese vessel at minabuti niyang ayusin na muna ang kanyang kasakyan sa isla ng Ponape. Pagkatapos noon ay muli niyang itunuloy ang kanyang pagpalaot. Pero muli na naman siyang hinampas ng mga alon nang dahil sa bagyo. At muli na naman niyang inayos ang kanyang kasakyan. Ito ay sa islang bahagi naman ng Micronesia. At matapos na naman iyon ay muli na naman niyang itinuloy ang kanyang paglalayag. Hanggang sa makarating na siya sa katupigan ng ating bansa noong Abril 1956 at eksaktong April 25, 1956 nang dumaong siya sa isla ng Siargao. At matapos iyon ay nagtungo na siya sa kanyang bayan sa Samar at nanatili siya rito ng mga ilang araw. At noong May 8, 1956 ay nagtungo na siya sa Manila kung saan sinalubong siya ng napakaraming tao sa Manila Bay. Ginawaran siya ni Pangulong Magsaysay ng Legion of Honor at isang honorary honor bilang Commodore ng Philippine Navy. Ito ay dahil nga sa kanyang ginawang paglalayag sa Pasipiko gamit lamang ang homemade boat. Kaya nga lang sa kasamaang palad, dahil sa tagal niyang nawala sa Hawaii at sa kanyang pamilya, ay hiniwalayan siya ng kanyang asawa. Ito ay dahil daw sa kakulangan ng kanyang suporta sa kanyang mga anak. Pero muli namang nag-asawa itong si Florentino Das. Matapos yun ay nagsilbi pa itong si Florentino sa ating bansa, sa Philippine Tourist and Travel Authority. Kaya nga lang sa batang edad niya na 46, ay binawian agad siya ng buhay sa komplikasyon sa kidney. Ito ay noong October 7, 1964. At siya ay hinimlay sa Manila North Cemetery. At alam nyo ba, sa kabila ng ilang beses niyang gustong i-donate sa gobyerno, ang bangkang ginamit niya ay hindi naman ito pinansin. Hanggang sa ito'y tangayin na lang ng baha sa ilog Pasig at hindi na natagpuan pa. Alam mo ba ng ekspresyong kalapating mababa ang lipad na tumutukoy sa mga babaeng bayaran at nagbibigay ng aliw ay nagmula sa pangalan ng isang beer house sa Tondo. Isa itong bahay aliwan na may pangalang Palomar. Dahil lang Palomar kasi sa wikang Kastila ay bahay ng kalapati. At sa panahon iyon, panahon ng mga Amerikano, ang mga bayarang babae na nagtatrabaho sa Palomar ay umaabot o nakakarating hanggang sa Sampaloc sa Cardenia Street na sa ngayon ay Liserio Jeronimo Street, kung saan doon ang mga nakakakita sa kanila ay tinatawag silang mga kalapating mababa ang lipad o palomas de bajo vuelo. Alam mo ba na ang dating tawag noon sa Old Bilibid Prison ay Carcel y Presidio Correctional? Ito ay itinayo noong 1865 sa kautusan ng gobyerno ng Espanya. Hanggang sa paglipas ng taon, dahil nga sa dumadami na rin ang mga nakakulong dito ay nagsisiksikan na. Kaya naman ang pamahalaan ng ating bansa ay nagdesisyon na magtayo ng panibagong kulungan sa lungsod naman ng Muntinlupa. At tinawag naman itong New Bilibid Prison. At ang Old Bilibid Prison nga ay ang tinatawag natin sa ngayon na Manila City Jail. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!